magpapasyal po tayo today sa may Dato Piang or sa Dulawan. Matagal na rin po kaming hindi nakabalik sa lugar na yan, kaya I am very excited na makabalik to see some of our relatives there. Samahan niyo po kami kasi susubukan po nating pasyalan yung mga lugar doon or kung ano man yung pwede nating makita doon or matikman. I hope you will enjoy the rest of this video, no? So enjoy watching. Kakadaan lang po natin sa napakagandang Pink Mosque o Masjid di Maukom dito po sa Dato, Saudi ang patuan. Dito po ano, dito sa barangay na to, this is Barangay Madia. Dati po napakadalas ko po dito. Every week no, nandirito po ako to conduct business and product presentation. Ipakita ko po sa inyo yung location. Yan po. Yan. At ang dami po nating mga kaibigan dito ano. Shout out kay Ustads Abdul Salam no, na talagang kaibigan po natin at siya po yung pinupuntahan natin dito. Siya po yung nagka-accommodate sa amin dito. And for me, dito po yung may pinakamasarap na pastil sa buong Maguindanao. Ano, dito ko po natikman yung pastil na ang kagikit na ginamit ay dalag. So napakasarap po doon. And you should also try it. Ano, sana nga magkaroon ng another opportunity para masubukan natin ulit yun dito. Dito po sa Barangay Madia, Dato, Saudi, ang patuan, Maguindanao. Hamma chuke jo hangame me rat ke le aaye kya kya darya se rat ke. Nandirito na po tayo ngayon sa may Pagatin, ano? Kaya kung makikita niyo po kanina, medyo may baha kasi dito po sa lugar na to specifically, yun po yung matagal ng problema ng mga tao dito, yung baha. And in fact no, etong just recently, may mga attempts po kaming pumunta sa Dulawan, pero pag dito kami dumadaan ay hindi po talaga makadaan gawa ng baha. So good thing ngayon, no? Medyo lubak-lubak nga lang kasi hindi pa masyadong naayos yung daanan, pero natambakan na po siya ng lupa, no? Hindi pa lang siya napaplastada ng mas maayos, kaya medyo lubak-lubak po ngayon. Malaking development na po yun, na at least napapasukan at nagagamit na po ngayon yung kalsada dito sa Pagatin, ano. And dati po no, madalas po kami dito kasi yung tita ko may bahay po sila dito, and kami na mga pinsan ko usually pag weekends eh dito po kami nag-i-spend ng weekend namin dito po specifically sa lugar na to, kaya marami pong memories dito. Ibang-iba na rin po yung itsura ng lugar, no? Makikita po nating developing na po siya. Sobrang ibang-iba na po yung itsura ng lugar dito. And sa sobrang naiba yung itsura, hindi ko na po nahanap yung mga bahay ng mga relatives ko dito, yung mga tita ko. Hindi ko nakita, hindi ko na-recognize kung asan na banda yung kanilang mga bahay dito. And the good thing here really is napakataas na po nung kalsada nila. So nagagamit na po siya ng maayos. Kaya mapapansin niyo po kanina, yung mga bahay ay parang medyo umilalim ano, doon sa kalsada. Kasi nauna po yung mga bahay bago ilagay itong ganito kataas na kalsada, no? But kudos no, sa government or sa Bangsamoro government for this development dito sa area nito. Kasama po itong mga
lugar na to, sa mga lugar na naapektuhan po talaga ng giyera dito po sa parting ito ng Mindanao. Ano? And kaya nga po yung mga kababayan natin dito, before po nagkaroon itong peace process at ngayon na may gains na po tayo ng peace process, dati talagang hindi po matahimik yung mga tao dito, hindi makapaghanap buhay ng maayos, ano, kasi nga apektado po sila ng mga kaguluhan dito. So at least ngayon, no, kahit pa paano, no, as we can see right now, no, payapa na po silang naninirahan, no, and the place is really developing, and sana po tuloy-tuloy na po itong ganito, ano, para po yung mga kababayan natin ay mabuhay na po ng maayos, matiwasay at tahimik. Dito na po tayo sa Dulawan. Hindi ko po kabisado, ano, yung mga streets dito. And right now, hindi pa namin alam, ano, kung saan kami pupunta. Kasi I am going to see my cousin na dito nakatira. Hinihintay pa namin, ano, yung kanyang message kung saan kami mag-meet dito. But what we are doing right now, I think we will look for the plaza. Kasi yun naman yung pinakamadaling kung saan pwedeng magkita, no? If you are in a place na medyo hindi mo kabisado, like this. So right now, we are here sa kanilang plaza. Hinihintay ko po yung aking pinsan, ano? Na nakatira somewhere here. Actually, we are supposed to proceed sa kanilang bahay, pero hindi ko po maalala saan dito banda. That's why we decided na dito na lang po mag-antay, no, sa plaza. So, andito na po yung pinsan ko. Assalamualaikum. Pinsan. Actually, meron po talaga kaming transaction dito. Pero, sasamantalahin na po natin yung opportunity na, no, gawan na rin po ng video tong lugar na to. Ganun naman po, ano, if you're doing this thing, no, like vlogging, hindi nyo po kailangan gumastos or sumadya na puntahan ng isang lugar, no, para lang makagawa ka ng content, no, like this. My suggestion is kung nasaan ka, ano, then start there, ano. Especially kagaya ko po na may trabaho, I'm doing this, no, not in a full-time basis but with a full-time attitude. Anong ibig sabihin nun? No, kung nasaan ka, then that's it, gawan mo na po yun, no? Feature it, no? Share it to the world, no? Kagaya po nitong ginagawa namin, we are here for something, but nandito na lang din, then let's do, no? Let's make video of this very historical and beautiful place. Alright, so ito, nag-lunch po muna kami sa bahay ng pinsan ko. Ito po si Mac Dom, pinaka-close ko pong pinsan sa mother side. At principal po siya ngayon ng May Tumaig Elementary School, no? So ang principal po, magiging tour guide ko ngayon. And of course sa likod, no, yung kanyang poging anak yan, si Dato Yasno. May pupuntahan po tayong mga sikat na bake shop dito. Accordingly, si Kianga, no? Kianga yung Kiang, ano, si Kiang. Ano yung meron sa Kiang? Yung si Kiang, yung oldest bake shop dito ng panahon pa ni Dato Pia niya. So mga ilang taon na nag-exist? Mga 100 years? Mga hindi pa siguro. Ay, hindi pa naman. 80 plus pa siguro. 80, wow. So almost a decade na nag-exist si Kiang? Kianga. Kianga Bake Shop, no? So kailangan nating mapuntahan dyan. Tsaka, yung sinasabi ko po kanina na kurbata, doon na bibili. Pero of course, tatanong natin kung ano talaga yung mabenta doon, no? Ano yung specialty nila. Notre Dame. So, eto. This is the Notre Dame of Dulawan. Isa po sa pinaka-naunang paaralan dito po sa ating lugar. This is one of the oldest town, no, sa Cotabato Empire. Marami pong mga Chinese immigrants, no, na dito unang pumunta. That's why meron pong Chinese cemetery dito. At yung mga Chinese daw, accordingly, no, according sa pinsan ko na nasa Cotabato ngayon na nagninegosyo,
dito daw po galing sa may Dulawan. Let's go. Bata, maganda ihalo sa native na kape. Ayun, no? So, ganun pala yun. So, ano, sinasaw-saw sa native na kape. Okay, so let's go at bibili po tayo dito. Okay, hindi po siya mukhang bake shop, no? Assalamu alaikum. May kurbata. Okay, meron silang kurbata dito. The very famous kurbata. Ikaw po si siya si awatan ni Kyanger niya. Tate, mama si Kyanger po ba? Si inan ka to siya man. Aman ka. No, pero Chinese po kayo, ma'am, no? Mistisan. Okay. Ito po yung kurbata na sinasabi namin. Yan ang sample. Yan ang panikyanga. Yan ang original. Okay. So, ito po yung sample nung pan ni Kyanga, no? And accordingly, sikat na sikat po yan dito sa Dulawan. Wala nang iba, ma'am. Ito lang. Nako, naubusan po tayo kasi alas dos na po, no? Alas dos ng hapon. Eh, umaga lang daw available. Para po siyang pandesal, pero malalaki. And of course, may special po dito sa kanyang timpla. Ito po yung kanilang kurbata, no? Actually, this is very famous, no? Before po, no, may mga kaibigan ako na dito nag-aral sa Notre Dame of Dulawan at binibigyan po kami ng ganito, no? Yung kurbata ang tawag sa tinapay na to. Bakit ba siya tinawag na kurbata, no? Dahil dito sa forma niya. Parang kurbata. Okay, so kaya po siya tinawag na kurbata dahil dito sa kanyang hugis, no? Na para daw siyang kurbata. Pero actually, para lang siyang stick bread, no? So let's try. Napaka crispy po niya. And lasa para siyang otak. No, kapareho po siya ng otak. Parang pagkagat mo, parang nag-i-split po siya sa loob ng bibig. Pero masarap po siya, matamis. So at least po, no, nakabili tayo nito at ipapangpasalubong natin sa Cotabato. Si ma'am po ay anak na ni Kyanga. Ma'am, no? Tatay niyo po si Kyanga. Yung tatay niyo po ay pure Chinese. Pure. Tapos ang nanay niyo po, ma'am? Mestiza Ilocano, Moscow. Okay. Ito pong bahay nila, ma'am. Anong name mo nga ulit, ma'am? Jesusa Milano Special. Jesusa. Itong bahay nila, ma'am, Jesusa. Ito yung example ng mga lumang bahay dito sa Dulawan. Ay! Nako, may libre si ma'am na isa. Thank you, ma'am, Jesusa. Pero punta muna tayo doon sa Glassy, CMI dati. Glassy. Yung CMI. CMI is Central Mindanao Institute. Ngayon ay Glassy na. Glassy. Gani El Abbi College Incorporated. Dito pa sa Datopian dati. Dito ginagawa yung mga clay pot dati. Clay pots. Oo. Tapos yung ginagawang tinadtag meron din dito. O sana po makita natin lahat 'yan. So ito na po yung sinasabi niyang matandang school, no? Ngayon ay Glassy, pero dati ay CMI. Ito po yun. Yan mga graduates nila. Of course, hindi na po tayo papasok kasi marami pa tayong pupuntahan dito. Okay, next stop po natin sa Municipal Hall dito po sa Datupian. Or ito yung tinatawag nilang Maligawalay. Red House or Pulang Bahay. We are here po sa Municipal Hall ng Datupiang.
Saturday ngayon, kaya sarado po, no? Hindi po tayo makakapasok. Actually, this is my first time na makapunta dito. Ito po yung tinatawag nilang Maligawalay or Red House, no? Or sa Tagalog ay pulang bahay. Ito po yung dating bahay ni Dato Piang. Tama siya, no? Ito yung Dato Piang Amay Mingka. Si Amay Mingka, no? So dito po siya nakatira. At ito na rin yung ginawa nilang Municipal Hall. Yeah. Wow. Okay. So sinasabi nilang manot na pulangi. Okay. Manot na pulangi galing ito sa Rajeboyan, Bicalungan. Okay. Papunta na ito sa Rio Grande de Mindanao. Ito na yung Rio Grande de Mindanao. Okay. Ito naman yung galing sa Pikit, yan, Pagalungan. Hanggang dito na papunta. Padiridyo na yun sa Cotabato na kwan, hanggang Quirino Bridge. So very strategic po yung location itong Municipal Hall kasi dito siya sa pinaka-intersection, ano? Intersection itong river na to. So dati po, yung mode of transportation ng mga tao, wala pa yung mga kalsada, no? Wala pa yung mga sementadong kalsada. Eh dito po nagta-traverse yung mga tao. Ito yung, ito yung mode of transportation nila. Boat, yung mga bangka, no? Or mga maliliit na lancha. Etong dito papunta ng Maguindanao, dito papuntang Cotabato, at yun naman po ay papuntang North Cotabato. Napakasariwa po ng hangin dito. Sarap po mag-relax. Ito yung sinasabi lang Rinarente. Rinarente, yan sa kabila. Okay. Parang Rinarente ang sabi nila sa Espanyol daw ay Reina. Okay. Ibig sabihin, may dating nakatira na mga Espanyol dito. Kaya ang pangalan ng barangay na ito ay Rinarente. That's very interesting. Rinarente. Ito daw yung pinakasikat na barangay dito. Pero parang kwan naman siya eh. Hindi siya sa lupa, no? Oh. Nasa ilog po siya. Dito po sa kanilang pinaka-entrance, no, dito sa Municipal Hall, meron pong tawag pansin dito na naka-display, no, mga kanyon po siya. And I think ito po yung mga kanyon na ginamit, no, during the war, no, dito po sa lugar na to. And ipapakita ko po sa inyo, no, kasi dito lang naman to sa may entrance. Yan, so look at this. Tayo ngayon and alhamdulillah at kahit pa paano ay nakaikot po tayo sa may Dulawan, ano? Hindi man natin napuntahan lahat, at least po nagkaroon tayo ng very quick tour. And salamat sa aking pinsan na naging tour guide natin. Marami po mga untold stories. Alam ko napakayaman po ng lugar na to when it comes to culture, tradition that are all yet to explore and discover. Tatanungin ko, kumusta yung biyahe? Kumusta yung naging biyahe mo sa Dulawan? Nag-enjoy ka ba o na-board? Nasira ang diet. Sira yung diet. Kasi dahil sa dalag at saka tinabayan, wala na. Bukas na ulit. Opo, kasi pinaghanda po kami nung pinsan ko na inihaw na dalag pati tinapayan. Ang tinapayan ay isang Maguindanao na appetizer na makakaubos ka ng isang buong kaldero pag hindi ka talaga nagtigil. So yun, again, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa biyahe na to. And I hope to see you again soon. Maraming salamat and keep safe everyone. Se hizo tarde y la cena ya está fría. Perdí.